Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 30 ng textbook, page 144. Sabi po sa ating question, Uche gugetso muwa sulheyo. So, ano daw po yung mga ginagawa sa post office? Okay, what do you do at the post office? Pyonjiril boneda. Again, pyonji, letter po yan. So, boneda, to send. To send the letter, magpadala ng sulat. Tekberil boneda. Tekbe, package. So, sopo, ito din po, package din po yan. So, boneda, to send, magpadala ng package. Next, dengi. Yung dengi po is kapag ikaw ay may i-re-register. Okay? So, registration. Pwede po yan yung isipin natin na English term, no? Kapag halimbawa, ikaw ay mayroong pag-aari na property and kailangan mo siyang i-register under your name, then you call that one dengi. Okay, next. Gukte tekep upyon. Ito po yung ating EMS, Express Mail Service. So, it means International Express Mail. Now, ang sabi dito, pion jiril bonel te muwosul soyo. So, when you are sending a letter, what do you write? Ano yung sinusulat kapag ikaw ay magpapadala ng sulat? Chusoril suda. So, again, suda to write. Chuso, it means address. Pyonji bongtu, so yung pyonji is yung letter and then bongtu is yung ating lalagyan or yung envelope. Upyorul butchida, so ito po yung ating stamp or seal. Okay, so put ng stamp. And then upyon bonorul suda, again to write, this time ano naman yung isusulat? Upyon bono, it means zip code or postcode. First grammar for level 2, unit 13, we have dongsa plus uryogu hada. Verb plus uryogu or ryogu hada. Okay, ang sabi po sa explanation dito, oton irul hal maumi isimul natanel te sayong heyo. So, ibig sabihin lang po niyan, you use this grammar uryogu or ryogu hada when you have a plan to do something or a specific action that you intend to do. Then, yun po yung gagamitin na grammar. So, sa English, we can use yung expression na plan to or intend to. So, sa Tagalog, plano ko or nais ko. Okay? Or binabalak ko sana. Yan. Okay? So, plano, balak. Sa Tagalog po. Example, otokeosyo soyo, again, ito po yung expression na sinasabi kapag gustong itanong, no, ano pong maitutulong ko or ano pong kailangan ninyo. Okay, dito ang sagot niya, EMS rul bonerio guheyo. So, it means, I plan to send via EMS. Okay, balak niya daw magpadala ng parcel gamit ang express mail service. Okay, again, balak or plano. Another one, duguhante pionjiril suryo guheyo. So, para kanino daw niya balak sumulat. Okay, noguhante, to whom? And then, suryoguheyo, plan to or intend to write. Pyonji, letter. So, kanino mo balak sumulat? Sagot ng kausap, bumunim ke suryoguheyo. Okay, I intend to write to my parents or I plan to write to my parents. Another one, pyongirenen shigani opsoyo. Kreso jumare hangugo suobul duriryoguheyo. Sabi niya, wala akong oras kapag weekdays. Okay? I do not have time on weekdays. Therefore, or that's why, chumare hangugo suwabul dururyogu heyo. That's why I plan to take the class. So, pag sinabing suwabul dilda, it means to take a class, a specific class, or pasukan mo yung isang klase. So, yun daw yung kanyang plano or balak, no? Tuwing weekend, chumal. Okay, so I plan to take a class on weekends. Sabi niya, anong klase? Hangugo, suwab, Korean language class. Next, bigawaso, onurun jibe isuryogu heyo. Sabi niya, umuulan today, okay, bigawaso, onurun jibe isuryogu heyo. I plan to stay at home. Yan. Dahil umuulan ngayon, plano ko or bala ko na magstay lang sa loob ng bahay. Okay, so yung rules po for uryogu or ryogu hada,
Again, kapag may batchim or nag-end sa final consonant, you add uryoguhada. Kapag nag-end naman sa vowel or wala siyang final consonant or batchim, ryoguhada. Mokta ilta, pareho pong may batchim. So, moguryoguhada. Ilguryoguhada. This time, gada, walang batchim, nag-end sa vowel A. That's why ryoguhada ang dinagdag. So, for mandalda, irregular verb, ang nangyari, after i-drop si da, ryoguhada lang din po yung nilagay. Mandalryoguhada. Okay? So, it's not mandalryogu, it's mandalryoguhada for mandalda. Okay, let's try to apply yung grammar na to. Buwasil haryoguheyo, what are you planning to do? Iyagihebuseyo, discuss. So, example, again, nandito na yung rules natin, no? For verb lang po siya, idinidikit. Uryoguhada kapag merong batchim. Ryoguhada kapag walang batchim. Okay, buwasil haryoguheyo, yun po yung question. Anong balak mong gawin? Ano yung answer? Pigon heso tom shiryoguheyo. So, yung binigay lang po na word sa atin is yung dongsa or verb, which is shida, to rest. So, ginawa niya, minodify niya na lang, no? Yung shida, ginamit niya, and dinagdagan niya yung kanyang sentence. Sabi niya, pagod ako, so, plano ko na magpahinga. Okay? So, I'm going to take a little rest, sabi niya. Or, I'm planning to take a little rest. Sabi niya, and then punta tayo sa number 1. Imeril boneda. Okay, so for this one, boneda po yung ating verb. So si boneda, wala siyang batchim. Ryoguhada yung ilalagay. So yung magiging question for number 1, same lang. 1, 2, and 3, same question. Muwasul haryoguheyo. So sa answer na po, magkakaiba-iba. So, yung answer, gagayahin natin dahil upgraded na yung ating answer dito. Kumbaga, ito lang, isang word lang yung binigay pero ginawan siya ng sentence. Tayo din, yung imeril boneda, instead of imeril boneryoguhada yung orheyo yung isagot natin, gawan natin ng medyo advanced na sentence para maramdaman natin yung pag-upgrade din natin, no? Or yung pag-grow natin with the Korean language. Sige, answer natin for number 1. Imeril boneryoguhada, ibig sabihin, plan to send the email. So, kunwari na lang, we want to send the email to our coworker or colleague. So, paano yon? If malala nyo, ano po yung ibig sabihin, ano yung word, sorry, bubulol ako. Ano yung word for coworker or colleague sa Korean? Dongyo. Okay? So, dongyo. Ege. Okay? To my colleague. Tapos, anong gagawin? Planong isend yung email. Email. Boneryoguheyo. Ayan. Okay? So, for number 2, again, same yung question. Muwasul haryoguheyo. Chingurul mannada. So, magiging, wala ulit siyang batchim. Manaryoguhada. So, this time, yung sagot natin, ang sagot natin dito is, isipin natin, or sabihin natin kunwari is, wala akong pasok today sa trabaho, no? Wala akong work today, kaya naman, imi-meet or plano ko na i-meet yung aking kaibigan. So, paano yun? Onul, today. Iri, opsoso. Tapos, dugtong na natin si Chingurul manaryogu heyo. Chingurul manaryogu heyo. Okay? So, you see, upgraded na yung ating mga sentence, no? Or yung sagot. So, number 3. Muwasul haryogu heyo. Sagot natin. Koyange gattao da. So, again, wala na naman pong batchim. So, puro ryoguheyo yung ano, no, nagagamit. Ryoguhada. So, ano po ba muna yung kata o da? Pwede namang kata lang, gada or oda lang. Ano po yung kata o da? Kata o da, yan yung expression na gagamitin mo kapag gusto mong sabihin na kailangan babalik. Okay? For example, si Huwen, taga Vietnam siya, no? So,
from Korea, nandito siya ngayon sa Korea, and then pupunta daw siya sa kanyang hometown or dun sa Vietnam. So, from Korea, pupunta siya ng Vietnam, Kata. And then, syempre, dahil ang work niya is nandito or ang family niya, since married na siya sa Korean national, kailangan niyang bumalik sa Korea. So, that's why, Kata, Uda. Ibig sabihin, magbabalikan. Hindi yung pag-alis mo, hindi ka nababalik, okay? So, Kata, Wayo. Or, Kata, Wasoyo. Pwede din po yon. So, dito, dahil Ryogu Hada yung dinugtong natin na grammar, Kata, Uryogu, Heyo. Sige. So, yung ano natin, gawin natin na sentence is, kunyari gusto nating sabihin, sa bakasyon, balak kong magpunta ng Vietnam. So, again, yung Gohyang, yun po yung Vietnam, no? So, paano yon? Bakasyon. Vacation is Hyuga, if maalala nyo. So, Hyugate. Okay? Sa bakasyon, Hyugate, Gohyang, eh, gatta, uryogu, heyo. Okay? So, yan po yung ating 1, 2, and 3. Next, tingnan natin yung number 2 sa baba. Yorobunun buwasil haryogu heyo. So, tayo, no, inaas. Tinatanong tayo ng example, anong planong gawin. So, dito muna tayo. Siya, sabi niya, gut omoniye sengshiniyeyo. Gut, yan po ay soon. Okay, malapit na daw. Malapit na yung birthday ni mother. So, naka honorific form lang po yung birthday. Instead na sengil, sengshin. Okay, so, yan po yung ating mga nokpimmal. Okay. Kureso sonborul junbi haryogu heyo. That's why I'm planning to prepare a gift. Kasi nga daw, it's her mother's birthday soon. So, bigay din tayo ng examples, no? So, yung unang example, gusto kong sabihin is, plano ko or balak ko na mag-hiking kasama ng mga kaibigan ko sa weekend. So, paano yon? Jumare. Weekend, jumare. Chinggudul, mga kaibigan. Chinggudul kwa hamke with my friends. Then, ano po yung hiking? Dengsan. Dengsan. Hada, magiging haryogu heyo. Okay? So, yan po yung first example. Another example, kunyari naman, ang gusto mong sabihin is, pupunta ako sa bangko at balak kong magpapalit ng pera. Okay? So, paano yun? Teka. Unheng. Ngegaso. Ako, pupunta ako sa bangko at hwanjonhada. Yun po yung to exchange money, no? Hwanjonhada, magiging hwanjonharyogu heyo. Yan. Again, ito po yung ako ay pupunta sa bangko at balak na magpapalit ng pera. So, yan po yung ating grammar na uryogu, ryogu, hada. Plan or balak or intention na gawin yung isang action. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.